Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Buldoy. Taong 1978, Bulusan, Sorsogon. Itong mga panahong ito, araw-araw na dumadayo sila Buldoy sa lawa ng Bulusan para mangisda. Kasama niya noon ang kanyang mga kaibigan na siya namang kapitbahay lang din naman nila sa baryo. Malapit lang sa kanilang pinagtitirhan ang lugar na yon, kaya tuwing hapon, nakakapunta sila roon. Ang tanging iniinda lamang nila Buldoy patungong lawa ay ang sukal ng daan bago mo yon mapuntahan. Bagaman maraming istorya ang bumabalot sa lawa, hindi na nila yon gaanong pinapansin, lalo pat hindi naman sila tumutungo sa pinakagitnang bahagi nito. Medyo nababahala rin kasi noon sila Buldoy sa kadahilan ng parang totoo ang mga istoryang narinig nilang may kaugnayan dito. Ayon sa kanya, sabi-sabi noon ng mga matatanda sa kanilang lugar, merong nanananahang dambuhalang nilalang sa ilalim ng lawa ng Bulusan. Sino man ang magagawi sa gitna nito ng alas tres ng hapon hanggang gabi, paniguradong hindi na makakabalik sa Pampang. Ang pinagbasehan nila ng ganoong kwento ay noong minsang may mga nakita silang maliliit na bangkang nagpapalutang-lutang sa gitna nito na wala namang lamang tao. Matapos masilayan ng mga ito ang mga bangkang yon, kinaumagahan noon, kumalat ang balita sa kanilang lugar ukol sa pagkawala ng dalawang padre de pamilya at apat nitong mga anak. Naninirahan ang mga ito di kalayuan sa kanilang baryo, kaya madali nilang nasagap ang balita. Marami ang naghanap dito pero tanging ang bangka lang na palagi nitong ginagamit sa lawa ang natagpuan nito. Ultimo damit din o anumang gamit, wala silang nasilaya na maaari sanang makapagtuturo ng bakas patungo sa pinuntahan ng mga taong yon. Dagdag pa ni Buldoy na nakakapangilabot ang ganoong istorya, lalo pat ni isa sa kanilang mga kalugar, wala pang nakapagpatunay kung ano ang nangyari sa mga mangingisdang minsang laman ng bangka na kanilang mga nakita. Pero sa kabila ng mga istoryang yon, patuloy pa rin silang tumutungo sa lawa dahil sa dami ng mga nahuhuli nilang isda. Kilo-kilo kasing tilapia at iba pang klase ng isda ang kanila roong nakukuha, kaya naman kahit sino siguro, hindi mag-aalangan na doon ay mangisda. Mula ng umedad 12 anyos hanggang sa tumungtong na ng 19 anyos itong si Buldoy, yun na ang trabahong kanyang nakasanayang gawin. Minsan, may mga pagkakataong kasama niya ang kanyang mga magulang, pero madalas, kaibigan na niya ang kanyang mga kasama. Marami din kasing pinagkakaabalahang trabaho ang ama niya, kaya imbis na sumabay yon sa kanya na mangisda, itinutuon na lamang nito ang kanyang oras sa mga mahalagang gawain para mabuhay ang kanilang pamilya. Bagaman naghihirap sila, hindi naman nawawala ng pag-asa itong si Buldoy na balang araw, suswertihin din sila sa buhay at ang paraang kanyang nakikita para makamit ito ay sa pamamagitan ng pangingisda sa lawa. Isang araw, magbabandang alas 12 ng tanghali, nagkayayaan silang magbabarkada na tumungo sa lawa ng Bulusan. Ayon kasi sa isa sa kanyang matalik na kaibigan, panahon na noon ang pagsilabasan ng malalaking isda, kung kaya't kinakailangan nilang mauna para sila ang makakuha ng maraming huli. Dagdag pa nito na, paniguradong malaki-laki noon ang kanilang magiging hatian kung magkataon. Nang marinig naman ni Buldoy ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangang kunin ang kanyang mga gamit. Maya-maya pa, pagbalik niya sa kinaroroonan ng mga ito, doon niya nakita ang daladala nitong isang maliit na bangka na pilit pinagtutulungan ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa kanyang nakita, hindi na siya nag-alangang lumapit dito para magtanong. Oy,
Para saan yan? Huwag niyong sabihin tutungo tayo sa malalim. Nako, kung gusto niyo doong magsagwan-sagwan, abay kayo na lang. Huwag niyo na akong isama. Hindi pa ako baliw at mas lalong hindi pa ako nagpapakamatay. Wika ni Buldoy sa mga kaibigan niya. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ang isa sa mga ito nang, "Naka ba naman, Buldoy? Ka nang umangal. Sumama ka na lang. Hindi naman tayo dito kakasya. Kaya kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, sasama siyang mamingwit sa mga ito, pero hinding-hindi siya sasama sa gitnang bahagi ng lawa. Para kay Buldoy, ibang usapan na ang ganoong bagay, lalo pat buhay nila ang nakataya. Sa pagsapit ng alauna ng hapon, kasalukuyan na nga sila noong namimingwit sa bulusan. Yung dalawang kaibigan niya, panay ang paglalaro ng bangkang daladala nila, habang yung apat naman, kasama niyang namimingwit sa pangpang. Bale, nasa entrada lang sila noon ng lawa, gawa ng kapag uuwi sila, hindi na sila gaanong mapapagod, kakaikot sa lugar na yon. Naisin man kasi nilang tumungo sa kabilang parte ng lawa, hindi nila yun magagawa, lalo pat napapalibutan yun doon ng masusukal na kakahuyan. Makalipas pa ang ilang minuto, halos mga lahati naman ng laman ng bukag na kanilang daladala. Yung mga nahuli nila noon, mag-iisang kilo, habang ang iba naman kalahati. Ayon kay Buldoy, wala karoong makikitang maliliit na isda dahil sa laki ng butas ng dala nilang bangka. Nga pala, para sa mga hindi nakakaalam, yung bukag, parang basket yan sa Ingles. Maya-maya pa, nang mapagtanto nilang dumadalang na ang isda sa pinagkukunan nila, nagpasya silang humanap doon ng pwesto. Kakalipat nila ng kakalipat ng lugar, hindi na nila namalayan pa na nasa gitna na pala sila ng lawa. Ang labis na ipinagtataka noon ni Buldoy, papaano niyang hindi napansin na narating na pala nila ang lugar na yon. Pagsilay niya sa paligid, doon niya nakita ang dalawang kaibigan niya na masaya nang nagsasagwan patungo sa gitnang parte ng lawa. Ilang beses niya pa yung sinigawang bumalik pero tinitingnan lang siya nito nang nakangiti. Yung mga kaibigan din niyang kasama niyang mamingwit, napansin niyang tulala na yon habang hawak-hawak ang mga patpat na kanilang ginagamit. Dahil sa pangyayari, ilang beses naman niya yung pinagsisisiko, subalit bigo siyang makuha ang atensyon ng kahit isa sa mga ito. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang masilayan ang dalawang batang nakatayo sa pangpang ng lawa na naroon sa kabilang ibayo. Bagaman malayo ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita niya kung ano ang ginagawa ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya napansin ang isa sa mga ito na mayroong hawak na malaking tali. Paghila ng bata sa taling hawak nito, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanyang mga mata ang isang kakaibang nilalang. Ayon sa kanya, parang tao ang wangis nito pero meron yung malasaisdang balat. May hasang din ito sa leeg at may gakamauyong kulay itim na mga mata na parang sa palaka. Tatlo lang din ang daliri ng nilalang na yon na merong nagsisita lasang mga kuko. Agaw pansin din ang mga paa nito na parabang sa palaka kung titingnan mo. Paglapit ng nilalang na yon sa bata na nakahawak sa lubid na nakagapos sa leeg nito, bigla naman yung lumuhod habang naghihintay yon nakalagan. Dahil sa ginawa ng nilalang, agad namang inialis ng bata ang lubid sa leeg nito na siyang naging sanhi upang dahan-dahan na yung gumapang patungo sa pangpang. Hindi naglaon nang lumubog na yun sa lawa,
Mabilis namang naglaho ang bakas nito. Matapos naman itong masilayan ni Buldoy, agad naman niyang pinagsisisigawa ng kanyang mga kasama, pero sa kasamaang palad, parang hindi siya nito naririnig. Maya-maya pa, napatakip na lamang siya ng kanyang bibig. Matapos niyang makitang mabilis itong hinila papailalim ng dagat ng dalawang mahabang galamay na parang sapugita. Sa pagkawala ng mga ito, doon pa lamang bumalik ang wisyo ng mga kaibigan niyang kasama niya sa pangpang. Nang masipat naman ng mga ito ang bangkang wala ng laman, panay naman ang pagtatanong nito ukol sa kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Nang marinig naman ni Buldoy ang sinabi ng mga kaibigan niya, dahan-dahan naman siyang napaatras ng pangpang habang nagwiwika sa mga ito nang, "Umalis na tayo rito! Bilisan niyo!" Matapos naman niya yung mailahad, dali-dali naman silang nag-alsabalutan at mabilis na lumayo sa lugar. Kahit hindi alam ng mga kasama niya kung ano ang nangyayari, pilit yung sumunod sa kanyang sinabi. Makalipas pa ang ilang minutong pananakbo, nang medyo makalayo na sila sa lugar, doon pa lamang bumuhos ang matinding emosyon ni Buldoy dahil sa takot na kanyang naramdaman buhat sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Habang nakaupo sila noon sa isang tumbang puno, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad sa mga ito ang mga bagay na kanyang nasilayan. Pagkarinig naman ng kanyang mga kasama sa kanyang naging pahayag, maging ang mga ito man, halos hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Bagaman napaka-imposibleng mangyari ng mga bagay na yon, kitang-kita nila sa pagmumukha ni Buldoy na nagsasabi ito ng totoo. Maya-maya pa, nang akmang maglalakad na sila, bahagya naman sila noong natigilan matapos nilang makarinig ng isang malakas na sigaw. Alam nilang boses yon ng isa sa kanilang mga kaibigan, kaya ang ginawa nila, bumalik sa lugar na malapit sa pangpang para magmasid. Habang pinagmamasdan nila noon ang buong paligid, wala naman silang nakikitang kakaiba. Makalipas pa ang ilang minuto, sa iba yung parte ng lawa, nasipat nila ang kaibigan nilang nakagapos sa isang puno, balot na balot ng sariling dugo ang buong katawan, at sa estado nito, alam nilang lubha yung nahihirapan. Dahil sa pangyayaring yon, naglakas loob silang lumapit sa lugar. Gawa nang alam nila sa kanilang mga sarili na habang buhay nilang pasanin ang konsensya kung uuwi sila na wala doong ginagawa. Kahit takot na noon si Buldoy, pinilit niyang sumama para lamang mailigtas ang kaibigan nila. Habang binabagtas nila ang kakahuyan, unti-unti naman niyang napapansin na parang pumapasok na sila sa teritoryo ng kanilang mga kalaban. Sinasabi ng kanyang kutob noon na umatras na at tumakbo papalayo, pero pilit pa rin siyang pinipigilan ng kanyang konsensya. Nang marating na nila ang kabilang ibayo ng lugar, laking gulat na lamang nila nang masipat nilang wala na roon ang kaibigan nilang kani-kanina lang humihingi ng tulong. Dahil dito, agad naman nilang tinangkang tahakin ang daan pabalik, pero bago pa man nila yun magawa, doon na tumambad sa kanila ang isang lalaking butot balat na matangkad na merong kasamang batang lalaki na may hawak na lubid. Sa estado ng mga ito, naniniwala silang hindi yun naninirahan sa kanilang baryo. Dahil dito, agad namang naglakas loob ang pinakamatanda sa kanila na yon ay kausapin. "Magandang hapon ho sa inyo. Meron ho ba kayo ritong nakitang binatilyong nakatali sa puno? Kaibigan kasi namin siya at hindi ho namin alam kung paano siya napunta sa ganoong kalagayan." Wika ng kasama nila sa dalawa. Nang marinig naman yon ang matandang lalaki, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanila habang nananatiling walang imik. Pagharap nito sa kaibigan nilang nagsalita, mahinaho naman yung sumagot doon ng,
Wala kaming nakita. Tsaka nung pakialam ko kung meron man. Lahat ng napapadpad sa lugar nito pagmamay-ari namin. Maging kayo ngayon, saklaw ng batas na yon. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang napakaripas ng takbo sila Buldoy nang masipat nila yung mabilis na hinawakan ang kaibigan nila sabay unday ng saksak sa dibdib nito. Nang makalayo na sila sa kinaroroonan ng lalaki, kitang-kita nila kung papaano sinakmal ng nilalang na yon ang kabuuan ng ulo nito habang patuloy na nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang mabilis nitong pagtakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Habang binabagtas nila Buldoy ang daan, hindi na nila mawari kung saan sila pupunta at susuot. Halos wala na rin silang pakialam noon kung saan sila mapadpad, basta ang mahalaga, matakasan nila ng ligtas ang mga nilalang na yon. Pagkaraan pa ng ilang minutong pananakbo, ramdam na niya ang napakaraming sugat sa kanyang dapa-dapa. Bagaman hindi niya na gaanong maigalaw ang kanyang paa, pinipilit niya pa rin umusad para sa kanyang buhay. Maya-maya pa, muli na naman niyang narinig ang isa nilang kasama na sumigaw ng malakas di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Bale, nagkanya-kanya na kasi sila noon, gawa ng masyadong mapanganib kung iisang daan lang ang kanilang tatahakin. Sa pagdating ni Buldoy sa isang lugar na merong mga halamang nagsisitaasan, napagdesisyonan niyang doon ay magtago. Pagpasok niya sa gitnang parte nito, bigla namang nagsiliparan ang napakaraming tutubi na halos baluti na nito ang buong paligid. Ayon sa kanya, may matitingkad na kahel na kulay ang mga tutubi na yon, at sa laki nito, parang hindi yon pangkaraniwan. Habang pinagmamasdan niya ang mga insekto, minabuti niyang maupo na muna habang patuloy na pinakikiramdaman ang kanyang sarili. Maya-maya pa, pagkirot ng sugat niya sa dapa-dapa, napahawak na lamang siya roon, pilit itinatago ang kalungkutan at takot na kanyang nararamdaman. Sa halos humigit kalahating oras niyang pananatili sa lugar, nawala na siya ng lakas ng loob para magpatuloy. Sa isip-isip niya, bahala na kung ano ang mangyari sa kanya sa lugar na yon. Basta ang mahalaga, hindi siya mahuli ng mga nilalang na humahabol sa kanila. Upang hindi na rin siya noon gaanong mag-alala, pilit naman niyang kinalimutan pansamantala ang kalagayan ng mga kaibigan niya. Sa isip-isip niya, wala naman siya roong maitutulong, kaya baliwala rin na isipin niya ang kaligtasan ng mga ito. Sa paglalim ng gabi, naging patungan naman siya ng mga tutubi. Kahit hindi maganda ang kalagayan niya sa lugar na yon, pilit pa rin siya doong nanatili sa pagbabakasakaling balang araw makakauwi siya ng ligtas sa kanilang pamamahay. Akala ni Buldoy, magtutuloy-tuloy na ang ganoon niyang kalagayan, pero habang nagpapahinga siya, meron naman siyang naramdamang kakaibang nilalang na dahan-dahang naglalakad sa labas ng halaman ng pinagtataguan niya. Pagsiliparan ng mga tutubi noon sa buong paligid, muli na naman niyang narinig ang isang malalim na pag-angil. Alam niyang malapit lang ito sa lugar na kanyang pinagtataguan, kung kaya't kahit paghinga, kanya nang tiniis alang-alang sa kaligtasan niya. Maya-maya pa, unti-unti na niyang nararamdaman ang pagpasok nito sa halamanan, kaya na may nagdesisyon na siyang umalis sa lugar na yon. Pagtakbo niya papalabas, doon bumungad sa kanya ang isang maliit na kubo kung saan meron siyang nakitang matandang lalaking nakaupo sa tabi ng pinto. Abalang-abala yon sa pagiinom ng tuba at sa estado nito, parang normal naman yung tao. Dahil dito, nagmamadali naman siyang lumapit sa matandang yon para sana humingi ng tulong, pero bago pa man niya yun maisakatuparan, nagawa na siyang maharangan ng nilalang. Patay na ang lahat ng kasama mo.
ikaw na lang ang natitira. Halika na, umuwi na tayo. Nag-aangil na wika nito sa kanya. Nang marinig naman yon ni Buldoy, dahan-dahan naman siyang napaatras habang pilit na nag-iisip ng paraan para makatakas. Subalit, nang akmang tatakbo na siya papalayo, nasipat naman niyang tumayo ang matandang yon habang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa isang iglap, bigla yung lumitaw sa likurang bahagi ng nilalang at paghawak nito sa likod nito, laking gulat na lamang niya nang bigla yung bumagsak sa lupa na parabang dinagana nito ng kung anong mabigat na bagay. Paulit-ulit pa yung nagpupumiglas pero hindi naging sapat ang puwersa nito. Pagsilay naman sa kanya ng matanda, sinenyasan naman siya nitong lumapit habang nagwiwika yun sa kanya ng "Ayos ka lang ba? Mabuti na lang at dito ka nagtago. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi ka na magagalaw pa ng demonyong ito." Matapos naman itong marinig ni Buldoy, sapat na yung dahilan para yon ay kanyang pagkatiwalaan. Paglapit niya sa kinatatayuan ng matanda, kitang-kita niya kung papaano nito ikinumpas ang daliri nito hanggang sa tuluyan ng mapisak ang nilalang na pumatay sa lahat ng kanyang kaibigan. Sa pagbalik nila sa bahay ng matanda, agad naman itong nilapatan ng paunang lunas ang kanyang dapa-dapa na siya namang lubos niyang ikinamangha. Sa punto kasing inialis ng matandang yon ang kamay nito sa kanyang sugat, lahat ng hapdi at kirot na kanyang nararamdaman ay bigla na lamang nawala. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan naman siya nitong doon na muna magpahinga hanggat hindi pa sumasapit ang bukang liwayway. Inabisuhan din siya ng matanda na maraming ganoong nilalang ang nagpapagala-gala sa lugar. Kaya naman sa susunod, kung wala naman sila roong pakay, wag na sila doong pumunta. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, naglakas loob naman itong si Buldoy na tanungin ng matanda kung bakit doon yon nakatira. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng "Manglalakbay ako. Maswerte ka na saktuhan mo ako rito. Sa katunayan, iho, bukas ang ika-isang buwan ko sa lugar na ito. Maaari ring umalis na ako rito para maghanap ng panibagong matitirhan." Nang marinig naman yon ni Buldoy, agad naman siya roong sumagot ng "Manong, pwede ho ba na bago kayo umalis, ubusin niyo na ho muna ang mga ganitong nilalang na naninirahan dito? Marami na kasi sila ditong napas lang sa amin eh. Tsaka nagiging problema na rin ho namin sila, lalo pat karamihan sa amin sa lawa kumukuha ng ikabubuhay sa aming pamilya." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang ipinagtapat ng matanda sa kanya na hindi yon maaari. Ayon dito, isa lamang siyang manlalakbay at hindi siya manlilipol ng mga masasama. Bagaman may mga pagkakataong siya ay tumutulong, mariin itong inilahad sa kanya, hindi yon ang kanyang pangunahing pakay. Dagdag pa nito na, anuman ang nangyayari sa kanilang lugar, saklaw na yon ng mga albularyong nangakong protektahan ang kanilang baryo anumang oras at pagkakataon. "Pasensya ka na, iho. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Magpahinga ka na. Maaga pa bukas." Dagdag pa ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, lahat ng tutubing naninirahan sa halamang kanyang pinagkublian ay mabilis na nagsipasok sa kubo nito. Kinaumagahan paggising ni Buldoy, nadatnan niya ang kanyang sarili sa labas ng kanilang baryo na kahiga sa damuhan. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, agad namang sumalubong sa kanya ang balita ukol sa kanilang pagkawala. Lahat ng magulang ng kaibigan niya
ay pilit na nagtanong sa kanya ukol sa kinaroroonan ng mga anak nito, pero wala siya roong maisagot. Mariin niyang inilahad sa mga ito, naghiwa-hiwalay sila matapos mangyari ang insidenteng yon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang paghahanap ng mga ito. Tumulong na rin noon ang kanyang pamilya para naman hindi sila maging kahiyahiya. Ayon sa mga albularyong tumulong sa paghahanap, maaaring biktima sila Buldoy ng mga aswang na merong aliping Siokoy. Orihinal yung tubo sa lugar, kaya hindi malabong yon ang may kagagawa ng mga pangyayaring yon. Dagdag pa nito na, ang nangyari sa kanila ay hindi maaaring maihalin tulad sa mga taong nawala din sa lawa, lalo pat ibang nilalang naman ang nambiktima sa mga ito. Ilang taon pa ang lumipas, patuloy pa rin nagbabakasakali ang pamilya ng kanyang mga kaibigan na baka buhay pa ang kanilang mga anak. Tuwing sumasapit noon ang araw ng pagkawala ng mga ito, tumutungo sila sa lawa para mag-alay ng iilang pagkain at dasal. Pero alam nyo, Pinuno, na sa lahat ng istoryang ibinahagi noon ni Buldoy sa pamilya ng kanyang mga kaibigan, pilit niyang itinago ang mga nangyari sa kanya, kung papaano siya nakaligtas, gawa ng naniniwala siya na hindi na dapat pang ipaalam kanino man ang tungkol sa isang misteryosong matandang manlalakbay. Okay, opinion ko sa kwento. Buldoy. Alam nyo, napakaswerte ni Buldoy kasi natsyempohan niya yung matandang manlalakbay. Paano kung wala yung matandang manlalakbay na yun? Di malamang sa malamang, wala tayong ganitong klase ng kwento. Ang ipinagtataka ko lang, ano kaya ang pinaglalaban ng matandang maglalakbay? Ano kayang hinahanap niya? Ano ba to? Naghahanap ng kayamanan? Nangongolekta ng mga mutsa sa iba't ibang lugar? O parang, hindi ko masabi kasi parang inaatang siya sa isang lugar para magbantay ng isang buwan. Ganun yung nakikita ko eh. Pero sino kaya ang sinusunod nito? Kasi unang-una, ang lakas ng karga. Sinasaglit niya nga lang yung mga aswang eh. Tapos, alam mo yun, hindi daw saklaw ng pagiging isang manlalakbay niya yung pumatay ng mga aswang na nanggugulo sa isang baryo o sa isang lugar. Trabaho na daw yun ng mga albularyong nangako sa magiging serbisyo nilang protektahan yung lugar. Pero bakit ganun? Kung tutuusin, meron siyang kakayahan eh. Medyo napapaisip ako sa kwento na to. Bakit nga kaya? Hindi naman din siya pwedeng tawaging mercenaryo kasi wala naman nag-hire sa kanya eh. Diba? Parang umiikot lang siya siguro sa buong Pilipinas. Di kaya para kumuha nga ng mutsa o maghanap ng karapat-dapat na pagpasahan niya ng aral. Siguro nung nakita niya to si Buldoy, tingin niya hindi karapat-dapat eh. Diba? So hindi niya tinuruan. Yun lang yung tingin ko, naghahanap to ng mapapasahan niya. Diba? Kasi siguro pwede nang malapit siyang mamatay o sinasabi na ng mga gabay niya na ipasa yung kaalaman niya sa iba kasi nga nalalapit na yung oras niya. Yun naman eh, mga teori ko lang. Hindi ako sigurado kasi wala naman tayong sapat na info sa kwento na to eh, diba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.